Hi mga karakers, this is Rano Rocky at handa na naman tayong magluto ng panibagong recipe, ang pinakbet, isa rin sa popular na pagkaing Pinoy. Ipakilala muna natin ang ating mga ingredients para sa pinakbet. Unang-una na dito, ang pangunahing sangkap, ang mga gulay na pinaghalo-halo na. So, ang ating gulay, composed of okra, sitaw, talong, kalabasa, at ambalaya. Ang ating mga sahog, piniling, shrimp o hipon, isa na kinukompose ng kamatis, bawang, at sibuyas. Hiniwanan natin ang ating mga panggisa na kamatis, bawang, at sibuyas. At pag ready na ang lahat ng ingredients, ready na siyang sumalang sa ating lutuan. Maglagay tayo ng konting mantika na ating gagamitin sa panggisa at painitin natin ito. Pag mainit na ang ating mantika, sunod-sunod na natin ilagay ang ating iisang bawang. Kung ito, handa na natin ilagay ang ating mga sahog. Una na dito, ang giniling. Na ikikisira natin kasama ng bawang, kamatis, at sibuyas hanggang sa malubog na. Yung medyo brownish na siya. Para mag-combine sa ating sahog. Ilagay natin siya na tuluyang luto. Yung medyo buo ng giniling at brownish na rin siya. Kung para sa iba, golden brown. Okay.
or brownish na ang ating hinili, pwede nang sumaba ang isa pa natin sa hog, ang hipon. Mix na natin ang ating ginisa sa kanyang mga sahog, ang hipon, at giniling. So, hipon at giniling ang ating sahog sa ating pinakpel. Sa ibang lupuin, nilalagyan nila ito ng bagoong. Usually, bagoong alamang o bagoong isda. Pero ako kasi, ayoko lang may bagoong para hindi siya malansang mahalat. Kaya, instead of bagoong, ang hinabit natin sa hog ay giniling at hipon. Sa iba rin naman, nilalagyan nila ito ng pansahog na baboy, kagaya ng tapa o yung maliliit na hiwang baboy. Siya na kalugang konti ang ating hipon. Cook hipon na pala ang ating ilagay. Ito yung hipon na nabibili sa mga grocery na ready na. Yung iba kasi hilaw pa talaga. Pero sa atin, luto na. Kaya makikita nyo, orange na kulay niya. At nilagyan na natin siya ng konting tubig. Isa rin sa magiging sabaw ng ating gulay. Ayan, ready na siya. Handaan natin ilagay ang mga bitang gulay ng ating pinakpek. Ito na siya. Ready na mag-combine. Ang mga main course ng gulay na kinukompos ng sitaw, kalabasa, talong, okra, at ambalaya. So, haluan lang natin siya para mag-mix at ang ating ginisang pampalasa. Isang basong mug na ganito kalaki ang ating ilalagay na tubig sa ating pinakbet. Ito ang magiging sabaw or sauce. At the same time, siya rin ang magpapalambot sa ating gulay. Maghihintay tayo ng ilang mga minuto para kumulo at lumambot ang ating gulay. Sakpan natin siya at maghintay muli tayo. After ng ilang mga minuto, balikan natin ang ating pinakukuluang gulay. So, ayan na siya. Kumulo na. At malambot na rin ang ating mga gulay. At sa puntong ito, lalagyan natin siya ng iodized salt. Ang iodized salt, magpapalasa sa ating recipe. Sa iba, aside from iodized salt or resin, nilalagyan pa nila ito ng oyster sauce. Pero since wala naman tayong oyster sauce, okay na siya na may iodized salt ang magpapalasa sa ating pinakpek. Tikman lang natin ang ating luto at kung sakto na ang lasa niya dahil sa salt or asin na nilagay natin, ready na siya. Hindi rin pala tayo gumagamit dito ng mga artificial flavorings or seasonings like magic sarap, manor. So sa atin, ang ginisang bawang sibuyas kamatis at asin ang nagpapalasa sa ating gulay. So ayan, parang siguring healthy at mas malalasangan natin ang natural. Mas nagkap ang natural na lasa ng ating mga gulay. So kung ready na ang mga gulay, kung malambot na siya, lalong-lalo na ang kalabasa, ang talong, konting kulo na lang para mas maging malapot ang ating sabaw. At after a minute or two, ready na siyang serve para sa ating apunan. At ngayon, malambot na lahat ang ating mga gulay at malapit ang ating sabaw o sauce. Papatay na natin ang ating kalan. Palalamigin natin ng konti. Ready nang i-serve ang ating pinakbet.
isa sa paboritong pagkain Pinoy. Hawain na natin siya, mga ka-rockers. Lagyan natin siya sa ating plate. At isa-serve na natin ang ating finished product in a minute. Ayun, nakaabi ko na ang aroma ng sarap na pinakbet. At lalo ako nagugutom. Ang pinakbet, ang isa sa mga paborito kong all vegetable ulam. Since mahilig din ako sa gulay, pinakbet, nandun na siya lahat. Masarap din siyang ipartner sa ibang mga putahe, kagaya ng crispy pata, at iba pang meat. So ayan, iserve na natin to for our final product. So eto na ang ating finished product, mga ka-rockers. Ang ating special pinakbet with kiniling and shrimp. Isa ito sa paborito ko, pagkain Pinoy. So handa na akong ulamin siya ngayong gabi. At sana nag-enjoy kayo sa ating bagong session, ang ating recipe ngayong gabi. Hanggang sa muli, mga ka-rockers. At muli niyo akong samahan sa ating bagong lutuin sa mga susunod nating vlogs.